Sa CCTV footage nakuha sa Bacoor, Cavite noong December 12, kita ang isang motorcycle rider na nakatambay sa bangketa at gamit ang kanyang cellphone. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya ang isang lalaking nakadilaw. At nang dumating ang armored vehicle na magdadala ng pera para sa money changer, biglang nagsuot ng bonnet ang motorcycle rider. Ang lalaking nakadilaw, lumakad papuntang armored vehicle. Sumenyas naman ang motorcycle rider sa lalaking nakaputi, saka umalis. Sa kabilang CCTV camera, nakuna ng pagdating ng sasakyan hanggang sa pagbaba ng mga empleyado ng money changer. Pinaputukan ng lalaking nakaasulang security guard. Ang isa pang lalaking nakaputi ay makikita naman na pilit inaagaw ang bag ng pera mula sa isang empleyado. Isa pang empleyadong nasugatan sa binti naman ang tumakbong paikaika sa kanilang shop. Paglabas namin ng pinto, biglang may humablot kinil sa kabila siya ng sasakyan. Tapos nagpaputok na yung isa yun sa kanan. Nabitawan ng empleyado ang bag ng pera. Ang gwardiya naman ng armored vehicle, kahit sugatan, tuloy pa rin nakipagbarilan sa mga suspect. Sa puntong iyon, makikitang may pupulot sa bag ng pera. Sa isang CCTV, kita ng dala ng lalaking nakadilaw ang bag at saka sumakay sa minibus na sinakyan ng lalaking nakaputi. Rumispondi ang mga pulis, pero hindi nila alam na sa nilagpasan nilang minibus sumakay ang mga suspect na may dalang pera. Killing zone nila yung killing zone. Kasi yun ang may hawak ng pera eh. Organize sila, alam nila kung sino yung poprotektahan nila. Paglagpas ng pulis, bumaba ng bus ang suspect na may dalang pera at lumipat ng bus. Makikita naman natin sa video, sa galaw ng mga holdupper, alam na alam nila kung ano ang magiging partisipasyon nila. Mahigit kalahating milyon ang natangay ng mga suspect. Pang-apat na beses ko na itong holdup dito sa Bacoor. Inaalam na ng pulisya ang mga posibleng miyembro ng grupo, pero dalawa dito ang nakita sa rogue gallery ng NCRPO. Isa sa kanila ay miyembro mano ng Martillo Gang. Jack Batallones, ABS-CBN News.